May mga bagay na hindi nyo maalala sa inyo nilagay at tinanggap nyo na lang na tumatanda na kayo. Nagiging makakalimutin. Alam ko nilagay ko yun dito. Ganyan ako madalas dati. Hindi ko naman sinasabi na perfect na yung organizational skills ko ngayon, pero less na yung mga ganitong situation. Let me share my simple organizational strategy to prevent this from happening. Have a bowl. Pwede kayong gumamit ng kahit na ano. Last time ang ginagamit kong lagayan ng EDC ko, yung everyday carry, which is itong tatlong bagay na to, yung extra coaster na meron ako. Kaso di naman bagay sa theme ng setup ko, then naghanap ako sa SM, nakita ko to. Yes, mukha siyang plato, pero malaki yung space niya para paglagyan ng EDC ko. Ngayon pag lumalabas ako ng pinto, alam ko na kung saan ko siya kukunin at kung saan ko siya ibabalik. Siguro sa list na to, ito yung pinakamahalagang item na meron ako. One time nakalimutan ko ang susi sa loob ng room at wala akong spare key. Ang ending, kailangan namin sirain ang doorknob para buksan ang pinto. Yung card hack? Lol, hindi yun gumagana. I bought this item online. Matagal na sa akin to, siguro magtatatlong taon na. Kung saan, pwede kong pagsamasamahin ng susi ng car, room, gate, at ng main door. At higit sa lahat, pwede ko siyang isabit sa belt ko pag asa labas ako. Cable box or cable charger. As a content creator, madami na akong cables para sa laptop, charger ng cellphone, SSD, power bank, etc. How I wish lahat ng tech na meron ako ay pwedeng i-charge sa Type-C cable. Madali para hanapin sa akin yung mga charger, charging cables, at may cable na nakaabang if I need to charge my mouse, headphones, keyboard, vape, etc. Itong strategy na to will keep your desk clean, also save you a lot of time dahil sa isang place lang nakalagay ang mga cables ninyo. Now, I bought this from a friend. Ililink ko na lang sa description yung Instagram niya. Humingi na lang kayo ng discount, but it's not guaranteed. Anyway, kung bago kayo dito, well, mahilig po ako sa kape. Siguro, pwede kong sabihin na kailangan ko siya if gusto kong mag-function ng 12 hours a day. Mahihirapan siguro ako pag nawala ang kape. Because of that, I have two different types of coffee every time from Batangas saka isa sa Baguio. Meron din akong chocolate powder from Team Hortons, oatmeal, sugar, and creamer. Ginagamit ko tong glass canisters na to store this. Naging part na ng morning routine ko, minom ng kape or tea, depende sa mood before I start work. Working. Dati mga random yung lalagyan niya. Okay lang naman, kaya lang nababother ako dahil hindi siya organized tingnan. Kung ayaw nyo naman gumastos, check nyo to. Lalagyan to ng ubi dati, hinugasan ko lang at ilagyan ko ng sugar. Lastly, this will save your life. Let me tell you a story. Nung active pang negosyo ko, sobrang dami kong paperworks na inaasikaso. Yung renewal ng franchise, contract, reselling, bank documents, taxes, car registrations, etc. We all know how fuck up our local department, right? Ang nangyari, nawala nila yung copy na sinend ko sa kanila, then hiningi nila ulit ako ng resibo to validate daw na nagbayad na ako. Dahil fuck up din ako nung time na yon at sobrang daming papel na walang kaayos-ayos, di ko na alam kung asan yung resibong hinihingi nila. Ang ending, wala akong nagawa kundi magbayad ulit at hindi siya mura. Hindi lang to para sa mga taong nagninegosyo. Mapa-student ka man or employee, kahit anong estado ng buhay, may mga documents ka na kailangan itago. Katulad ng contracts sa trabaho, ITR sa school, government documents. Isa to sa magsisave ng buhay ninyo in the future. And trust me, sobrang nakaka-stress maghanap ng mga papel na kailangan ninyo. Ito mga bagay na to ay natutunan ko over the years na gusto kong i-share sa inyo. Minsan, di naman puapalya yung memory natin. Sadyang sa sobrang dami lang na nangyayari sa buhay, di na alam ng utak natin kung ano ang uunahin. May isa pang dahilan actually. Tamad ka lang maglinis kaya kung di mo na mahanap yung mga gamit mo. Kaya, organize your shit! As always, thank you for watching. Don't forget to live life with intention. Have a lovely day, everyone. Bye-bye!